todo, bantay naman ang lokal na pamahalaan ng Baguio City sa Bagyong Christine. Lalo na po dun sa mga lugar na posibleng makaranas ng landslide. Live mula sa Baguio, nasa frontline ng balitang yan si JC Cosico. JC, kumusta naman ang lagay ng panahon dyan sa Baguio? Ange, good morning. Ramdam na nga sa mga oras na ito, itong malakas na hangin na may kasamang ulan nga dito nga yan sa Baguio City. Kanina nga sa ating pag-iikot ay tumambad nga itong mga dahon at mga naputol na sanga na puno sa mga kalsada. At alam mo, kabilang nga sa mga pinaghahandaan dito ay itong mga landslides. Pabugso-bugsong ulan na may kasamang hangin. Ang mga sanga ng puno sa Session Road tila sumasayaw na rin. Ganito ang sitwasyon sa Baguio City. Nabalot din ng hamok ang ilang parte ng lungsod. Halos lipa rin na rin ang payong ng lalaking yan. Ang Burnham Park na kadalasang matao tuwing umaga, heto't tahimik. Sabi ni Baguio City Mayor Benjamin Magalong, madaling araw nila inasahang bubuhos ang malakas na ulang dala ng Bagyong Christine. Pero di raw yan nangyari. Yung expected natin na talagang lakas ng bagyo, lakas ng amount of rainfall, pati hangin dito sa Luzon area, ang laking bagay kasi yung epekto ng ating mga mountain ranges. Sa kabila nito, hindi raw magpapakampante ang LGU. Posibleng ulanin ng husto ang lungsod base sa forecast. Binisita rin ni Mayor Magalong ang barangay Lower Quirino Hill, isa sa mga landslide-prone barangay sa Baguio. Tinakpan muna ng tarapal at gulong ang lugar na dating nagka-landslide para hindi na sumipsip ng tubig at lalong gumuho. Nasa tuktok din kasi nito ang ilang bahay pati na ang barangay hall. Handa raw ang mga residenteng lumikas, pero ang ilan hindi raw muna iiwan na kanilang mga bahay. Hindi pa naman malakas yung ulan. Pag malakas na talagang worst na kami. Tinututukan din ng LGU ang City Camp Lagoon sa barangay Lower Rockwari dahil sa posibleng pag-apaw na maaaring magdulot ng pagbaha. Sa Mountain Province, pinasok na rin ng baha ang eskwelahan, barangay hall at health station sa barangay Bunot. Ipinag-utos na ang forced evacuation sa mga apektadong residente doon. Isinara naman ang bahaging ito ng kalsada sa Harang Banawal na Tonin, habang isang linya lang ng kalsada ang nadaraanan sa Mountain Province, Cagayan via Tabuk and Rile Road. Nag-collapse na rin ang bahagi ng pader sa Chico River sa Samoki, Buntok dahil sa malakas na agos ng tubig. Ang kahapon nagkaroon nga ng pagguho ng lupa dyan sa isang construction site dito nga yan sa Celestial Village. Thankfully, no victims nga despite the incident. At sa ngayon nga ay nag-advise itong Baguio LGU na ngayong araw po, Biyernes, lifted ang coding dito sa Baguio City dahil nga sa masamang panahon. Balik sa inyo. JC, kamusta naman yung mga daanan na mga pinakita mo ngayon? Ongoing na rin ba yung mga clearing operations at saan yung mga alternatibong daan? Dahil nga hindi nga madaanan itong mga natabunan ng mga landslide. Ange, I have to get back to you on that, pero nagpapatuloy naman yung mga isinasagawang clearing operations ng mga LGU at ng DPWH para nga ma-ensure na yung mga roads na yan ay madaraanan na ng mga motorista. Angela. Alright, maraming salamat and ingat kayo dyan ng team mo ha, si JC Cosico Live na nag-ulat mula dyan sa Baguio City. Mga kapatid, Dimples Romana po, kumpletuhin ang inyong umaga ng mga kwentong puno ng inspirasyon. Salubungin po ang bawat araw ng may ngiti at pag-asa. Kaya't mag-subscribe na po at mag-follow na sa aming social media pages ng News 5.